Apet TV, wala ang karapatang questionin ang ginagawang pagtulong ni Mr. Francis Leo Marcos sa ating kapwa Pilipino na ngayon ay naghihirap dahil nga sa pinagdadaan nilang krisis dyan sa Pilipinas. Kahit kung wala kang magandang sasabihin laban kay Mr. Francis, manahimik ka na lang. Gusto ko lang magbigay ng reaction patungkol nga dito no kay Apet TV dahil gumawa siya ng isang live video patungkol kay Mr. Francis Leo Marcos na hindi ko nagustuhan ang nilalaman no ng bidyong iyon. Yung sinasabi mo Apet TV na mayabang itong si Mr. Francis Leo Marcos, ano pa yung sinabi mo na lamang ka sa kanya ng isang paligo? Sa tingin mo, sino ang mas mayabang sa inyong dalawa? Diba? At saka yung ginagawang pagtulong nito ni Mr. Francis Leo Marcos ay maraming Pilipino ang natutuwa at talagang nagagalak dahil nga mayroong isang Francis Leo Marcos na tumatayo bilang isang mabuting tao para sa lahat ng mga mahihirap lalo na ngayon na krisis dyan sa Pilipinas. Kaya Apet TV, please lang kung wala kang magandang sasabihin kay Mr. Francis Leo Marcos, mas mabuting manahimik na lang or wag ka na lang ding manood ng kanyang mga live video or mga vlog nang sa ganun ay hindi ka na naiinis. Diba tulad ng sabi mo, every time na nakikita mo ang kanyang mukha sa screen ng iyong cellphone, sa iyong FB, ay naiinis ka sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin yan, diba? Naiingit ka sa kung anong meron ngayon si Mr. Francis. Dahil nga, di ba ikaw ay gumawa ng isang talata patungkol sa mga frontliner na talagang nag-viral worldwide yan, di ba? Hindi ikakailayan. Pero, yung subscribers mo ay hindi lumubo. Hindi kagaya na kay Mr. Francis Leo Marcos na napansin mo ang biglang pag-angat ng kanyang channel or bilang ng kanyang subscriber, ay magsasalita ka na lang ng hindi maganda laban dito sa tao. Dapat nga natutuwa kasi mayroong isang Francis Leo eh, 'di ba? Hindi yung hihilahin mo siya pababa. Sa totoo lang Apet TV, nakikita ko sa iyo mayroong isang crab mentality. Kung ako sa iyo Apet TV, kung ayaw mong patuloy na wala nang suporta sa channel mo ay huwag kang ganyan. Kasi even na sabihin na natin mayroong itinatago itong si Mr. Francis Leo or meron siyang agenda tulad ng sinasabi mo, ay wag ngayon, Apet. Wag. Kasi kawawa yung mga mahihirap sa Pilipinas. Matuwa ka at mayroong isang Francis Leo Marcos na tumatayo, na naninindigan. Biruin mo, mas pinili niya yung ibang tao kaysa sa kapakanan niya, no? Iniwan siya ng kanyang asawa dahil sa ginagawa niyang pagtulong na ito. At saka yung ginagawa niyang pagtulong na ito ay hindi lang ngayon, 'di ba? Matagal na. Kaya ikaw Apet TV, kung wala kang magandang sasabihin laban kay Mr. Francis Leo, mas mabuti pang huwag ka nang magsalita, manahimik ka na lang. Kasi maraming tao talaga ang pwedeng mambashay. Although ando na tayo, no, na sinasabi mo lang ang iyong opinion o ang iyong reaction o iyong parang negative na pwedeng mangyari after nito ng crisis na to, no. Pero hindi mo pa nga eh, 'di ba? Nakikita or hindi mo pa lubusang kilala si Mr. Francis Leo Marcos. Gina-judge mo na. Mayroong ang kasabihan, don't judge the book by its cover. Pero ikaw, parang ang nangyayari kasi is basang-basa mo na yung ugali ni Mr. Francis Leo. Diba? Isa lang ibig sabihin, naiingit ka sa kanya. Kaya gumagawa ng mga video laban dito kay Mr. Francis Leo. Huwag ganyan, Apet. Sa totoosin lang, isa akong umiidolo sa'yo. Isa ako sa nagandahan sa talata. Kung ako sa'yo, Apet, suggestion lang. Mag-focus ka na lang sa pagsulat ng talata. Huwag ka na lang manghila pababa ng tao. Kasi sa totoosin lang, mas totoo ka, is mas maraming magmamahal sa'yo. Ito ay opinion ko lang din tulad ng sabi mo. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong saloobin.
At nakikita ko na mayroong inggit dyan sa'yo, hindi mo man sabihin diretsa, pero mayroong inggit akong nakikita o nararamdaman na or nababibes dyan sa videong ginawa mo. Kasi biruin mo kung pera lang ang habol ni Mr. Francis Leo or vlog lang, di ba? Sa tingin mo, sobra-sobra na yung pera na inilabas niya para lang sa mga mahihirap na tao. Kaya Apit TV, please lang, manahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin para mas maraming tao pa ang sumuporta sa'yo. Mag-focus ka sa pagsusulat sa talata mo. Kung tutuusin na pwede mo nang i-build up si Mr. Francis Leo eh, 'di ba? Isa ka rin naman Pilipino, 'di ba? Isa ka rin Pinoy. Hindi yung ganyan, hindi yung hihilahin mo yung kapwa mo Pilipino or kapwa mo tao, 'di ba? Kasi dito sa ibang bansa, ang dami kong na-experience na ganyan, na kagaya ng ugali mo. Number one na diyan yung Indiano. May mga ganyan silang pag-uugali. Na di bali nang umangat sila, may mahila lang sila pababa. Huwag ganyan Apit TV, please. Sayang yung talento mo sa pagsulat. Sayang yung ganda ng mensahe na inilalabas mo sa iyong bibig. Every time na pinapanood kita, sobra kitang iniidolo. Every time na nanonood ako ng vlog mo, ay talagang napapawawa ko sa mensahe. Pero itong video na ginawa mo laban kay Mr. Francis Leo ay down sa akin talaga. Sobrang down kasi pwedeng matulungan din ni Mr. Francis Leo ang aking pamilya. Dahil unang-una, mahirap lang kami. Kapuspalad kami. Hindi kami kagaya ng ibang tao na kayang mabuhay sa gantong sitwasyon. Kaya Apit, please lang, tigil mo na yan o kaya burayin mo na lang yung ginawa mong video para nang sa ganun ay hindi na magbago ang tingin ng ibang tao sa'yo. Sa totoosin lang, pinanood ko yung video mo at sabi ng ibang tao mag-unsubscribe daw sila. Bakit? Bakit nila gagawin yun? Kasi nga, akala nila malawak ang iyong pag-unawa, malawak ang iyong pag-iisip. Sa totoosin lang, hindi ito ang tamang panahon para magsalita ka ng ganyan sa taong ginagawa ang lahat para masolusyunan ang krisis dyan sa Pilipinas. Alam natin na maraming populasyon sa bansang Pilipinas at iisa lang ang taong tumatayo. Tapos gaganyan ka, magaganyan ka pa kung ano pa yung sasabihin mo sa tao, di ba? Ang ganda nga ng impluensya niya eh. Diba? May mga tao siyang na-impluensyahan na talagang nagising. At saka yung sinasabi mong hambog, kung tutusin kung ako rin si Mr. Francis Leo, baka higit pa dyan yung marinig mo sa akin. Di ba? Tapos napupuna mo yung itsura niya. Eh yung itsura mo ba? Di ba? Kaya kung ayaw mong makarinig ng hindi maganda sa kapwa mo, huwag ka magsalita ng hindi maganda para sa kapwa mo. Ganun lang kasimple yun, di ba? Kung ayaw mong mag-reflect sa'yo yung sinasabi mo sa ibang tao. Kaya Apit TV, asahan kita na sasagutin mo itong mensahe ko sa'yo dahil hindi mo ako kaaway, sinasabi ko lang sa'yo to para upang magising ka din, no, na hindi mo kailangang hilahin si Mr. Francis Leo para umangat ka. Kasi nasa itaas ka na eh. Diba? Ang ginagawa niya ngayon ay talagang sakripisyo. Sinakripisyo niya mismo yung kanyang sariling kaligayahan para sa ibang tao. Kaya sana ma-appreciate mo yung ginagawa niya. Hanggang dito na lang Apit TV. Asahan ko nasasagutin mo yung message kong ito na sa video. At syempre bago ko tapusin nga pala yung video ko is gusto ko muna i-shoutout yung mga legit na sumusuporta sa channel ko. Mga solid kasadik. Shoutout sa iyo Lynn S. Mamba, Grace Guzman, Rezabel Cruz, Regina Sultan, Benjamin Roquino, Chel Nerva, Virgo Girl 77, Tres Marias ng Japan, Geraldine Kondo, Mia Suzuki, Yolanda Empemano, Pearly Mansalita, Andy Ryan Ahmed, Aralyn Makararanga, Melinda Mariano, Lynn Rivera, Josephine Lozada, Will Dubs Cabradilla, Hana Hari Sayasi ng Japan, Jerome Amongo, Mark Ray Belliesa, Black Diamond,
Sharon Amador, kay Lim Canson, Jim Kawahi ng Japan, Marco Pasos, Bebet Agravante, Jean Espares, Seki Roswell, Jocelyn Yusoya, Sinmer Estepral, Richard Tamayo, Jobert Manuel. Shoutout sa inyong lahat, masadik! And ingat lagi, think positive at sa mga bago nga pala sa akin channel, please like and subscribe, and God bless. Bye-bye.